importante ngayon ang mga nangungulang opisyal sa Llano del Sur na may tamang sistema ang pagkakaloob ng kompensasyon doon sa mga biktima ng Marawi Siege, 6 na taon na ang nakakaraan. Matapos formal na mapirmahan ng mga miyembro ng Marawi Compensation Board ang implementation of rules and regulations na ginawa kamakailan sa Ground Zero ng Marawi City. Siyempre, no, malaking tulong talaga yan dahil unang-una ayaw natin magkagulo yung mga IDPs na nasiraan sa Marawi City. Kailangan maayos at may system, may systematic, alam mo yun, hindi kailangan mag-agawan. Kaya ginawa ang IRR para rin sa mapabilis natin kasi 5 taon lang ito at hindi natin alam kung hanggang saan. Kailangan before 5 years matapos na natin ito at hindi rin natin alam kung magkano, kung gaano kalaki, ilang bilyon ang dapat ibayad sa lahat ng nasiraan sa buong Islamic City of Marawi. Nandiyan ang ating gobyerno na handang tumulong, nandiyan ang provincial government, city government, at lahat ng sektor gustong tumulong. At antayin lang natin, huwag tayong mabahala na lolokohin tayo ng ano. Hindi yung mangyayari yun. Dahil ang makakalaban nila yung mga leader ng Llano del Sur. Antayin lang natin kung kailan ilalabas yung IRR para mag-umpisa na tayo. Ayon pa, nasa 32 na mga barangay ang apektado at 24 dito ang lubhang naapektuhan, kung saan totally damaged, hindi lang istruktura, pati na rin ang kanilang pamumuhay. Maraming aspeto ng pamumuhay ang pwedeng mapabilang na mabigyan ng kompensasyon, gaya na lang ng structural, commercial, business, cultural, personal property at marami pang iba. Depende sa evaluation at assessment ang Marawi Compensation Board. Is the Marawi Rehabilitation, it does not only focus exclusively on the rebuilding of infrastructure damaged properties, but as well as those people who are living and using these properties, the residents themselves. Kasi yan talagang Marawi. Without the people, walang rehabilitation. What's the purpose of rehabilitation? The purpose of rehabilitation is to bring back, reintegrate communities, di ba? Bring back all the residents. Even if you have tall buildings and refurbished facilities, public facilities, if you don't have the people to use that, there's no rehabilitation to speak of, di ba? So you need to provide assistance for the residents in order to, number one, rebuild their houses. Number two, get the right compensation package so that yung mga negosyante, they can already make use of that as a capital to start up their business again. So ultimately, it's about the social healing. That's how you will address that's how the wound will heal. Ayon pa ni Marawi Compensation Board Chairman Attorney Maysara Dandamon Latif, na anumang buwan nitong taon ay sisimula na ang pagkakaloob ng tulong sa mga biktima ng siege. Mayroon kasing nasa 17,800 na household ang apektado ng gera at ilan dito nakipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa bansa, habang wala pang 5% ang nakabalik sa syudad. Sinabi naman ni City Mayor Attorney Mahul Gandambra na umaasa ang city government na maikomply dito ang kinakailangang dokumento, gaya na lang ng building permit, para naman formal nang makabalik sa kanya-kanyang tahanan. Eric Bachelier para sa Aguila, Pilipinas, matatag, matapang.